Magandang araw, amazing people, and welcome back to our YouTube channel. So, for this video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng adobong bulaklak ng saging or puso ng saging. So, tara! Gamit tayo ng isang puso ng saging, sibuyas, bawang, sili, siling labuyo at siling green, yung mahaba, at suka at toyo. So, yan lang ang gagamitin nating ingredients. Ang una nating gagawin ay babalatan muna natin tong puso ng saging. So, tanggalin natin yung mga dahon ba to? Na loose. Yan. So, alisin natin yan. Hanggang sa makaabot tayo doon sa medyo light na kulay sa bandang loob. Kapag bibili kayo ng puso ng saging, ang tatandaan nyo is kailangan firm siya. So, hindi walang nakaangat na dahon. So, para mas marami kayong magagamit sa pagluluto niyo. Ayan. So, pwede na to. So, kung makikita nyo, naka-firm siya, saradong-sarado, at light yung kulay niya. So, ganyan. Hanggang dyan ang ating pagbabalat. Ngayon, hihiwain naman natin siya ng maliliit. Ayan. So, tanggalin natin ito. Hatiin natin sa gitna. At isa pa. So, parang pinag-apat ko siya. Okay, and then, tatanggalin natin itong matigas na part na to. Yan. Tapos, hiwain lang siya ng maliliit. Magsimula kayo dun sa pinakatuktok. Kasi kapag malalaki yung hiwa, parang ang hirap lang natin, di ba? So, kaya maliliit lang yung hiwang gagawin natin. So, ganun yung gawin nyo sa buong puso na saging. So, ayan. Tapos ko na siya hiwain at nilagay ko siya dito sa malalim na bowl. So, kung mapapansin nyo, habang naghihiwa kayo, meron siyang parang mga dagta-dagta at medyo mapait yan. So, kaya lalagyan natin siya ng asin. Ayan, yung saktong dami lang ng asin. Mas maganda kung rock salt. And then, kailangan niya siyang lamasin sa asin. So, para matanggal yung dagta at yung pait niya. So, talamasin niyo siya hanggang sa lumabas yung extract niya. Yan. So, dapat gigil na gigil pag naglalamas. Yan o, may lumalabas yan na parang extract niya. Mag-alala, hindi yan magiging maalat dahil huhugasan natin yan pagkatapos. Ayan. So, kapag lumabas na yung pinakakatas niya, pipigain natin siya ng pigang-piga. Yung as in, unang matitirang tas. Ayan, tas lalagay ko siya dito. So,
basket na parang stainless. So, siguraduhin yung tigang-tiga. Tapos, pwede nang itapon itong sabaw na to. Hindi na natin yung kagamitin. Ngayon naman, hubukasan natin ang ating puso ng saging para matanggal yung mga asin. Yung asin at pait. Tapos, pigain nyo rin yung ulit siya ng pigang-piga. Ayan. So, handa na ang ating sasangkap. Kaya, tayo ay magluluto na. So, buksan yung kalan. Medyo mahit lang. Then, ang una natin gagawin ay ikikisa natin yung sibuyas, bawang. Ayan, so ako kasi pag nagluluto ko ng gulay, ayoko na nang may karne. Kasi nga, gulay yung gusto mong ulamin, tapos lalagyan mo din ng karne, di ba? Pero kung gusto nyong may halo na karne, baboy, or kung ano man yung gusto nyong ihalo, unahin nyo muna yung sa pag-isa, syempre. Ayan, so medyo nagba-brown-brown na yung ating sibuyas at bawang. So, ilalagay na natin yung sinigang puso na saging. Yan. So, pag nagisa siya ng bahagya, pwede na natin siyang dagdagan ng toyo. So, tatlong kutsara muna yung ilalagay ko and then dadagdagan ko na lang kapag kulang. Lagyan din natin ng paminta. Lalagyan ko ng konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig, konti lang. Yan, ganyan lang. At hintayin natin siyang lumambot. So, after 2 to 3 minutes, pwede na natin siyang lagyan ng suka. Pag medyo malambot na yung ating puso ng saging. Ayan,
sa uling mong kutsarang suka yung nilagay ko. Tapos, ilagay na din natin yung sili. Yan. So, gusto ko maanghang, kaya ilagyan ko ng labuyo at saka siling green. Kung ayaw nyo naman na maanghang, pwede yung siling green na lang o huwag nyo nalagyan ng sili. So, kayo na bahala. Ayan. So, after 5 minutes, ready na ang ating adobong puso ng saging. Yan. So, pwede nyo nang tikman. Kung kulang pa sa inyo yung lasa, dagdagan nyo ng asin or toyo. So, sa akin, okay na yung gantong lasa. So, yan. Tapos na tayo magluto at ready na ang ating adobong puso ng saging. Yan. So, kung nakatulong sa'yo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next videos. Bye! Bye!